Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, kasama nga sa GMA Regional TV sa 126th Philippine Independence Celebration sa June 12, 2024, bukas. So kasama nga sa plug ceremony si Alden Richards sa Rizal Park, Davao City, 8 a.m. Barbie Fuertes sa David Licaoco, Mandaue Presidencia, Mandaue City, 8 a.m. Cebu. Dennis Trillian Ashley Ortega, Tarlac City, Flazuela, Tarlac City, 7 a.m. At Sanya Lopez, Batangas Provincial Capital, Batangas City, 7 a.m. At syempre may mall show pa rin, Gapuso Fans Day po lang araw, Barbie Fuertes, David Licaoco, June 12, 3 p.m. at SM City Cebu Event Center. At trending nga kaninang umaga, pulang araw, Alden Richards, David Licaoco. At ngayon namang gabi ay pulang araw, David Licaoco and Alden Richards pa rin ang trending. And in all fairness, mataas ang views sa Facebook ng araw ng kalayaan teaser ng pulang araw, meron itong 67,900 views. Pero mas mataas ang sa Netflix. Ang Netflix teaser sa Facebook ay umabot ng 626,000 views at 32,000 reactions. Samantalang sa YouTube ay medyo mababa, 11,000 views lang ang araw ng kalayaan teaser. At ang Netflix teaser ay 14,000 views lamang. At sa Instagram nga ay may basher nag-comment, walang kwenta kaya sa Netflix lang ipalalabas. Hindi lahat ng Pinoy ay may Netflix, sabi ni Inay Cole Loveline. At nag-comment ulit si Dennis Trillo, sabi niya, Inay Coveline, relax, ipalalabas din sa GMA. Mauna lang ang Netflix. Kalma, baby, kalma. At sumagot naman si David Licaoco, nag-reply, sabi niya, Dennis Trillo, tama amigo, baby, kalma lang tayo. At may laughing emoji siya. Naalala ko tuloy yung nung interview, yung bago sila pumunta ng Canada, yung interview, sabi ni Barbie, ay baby, kalma lang daw si David, kailangan pang i-warm up. Grabe. May connection, no? At yun na nga, sa isang article ng GMA Network, sabi niya, malapit na mapanood ang pulang araw sa Netflix, July 26. Agad din itong palalabas sa GMA Prime simula July 29. So, tatlong araw mo una ipalabas sa Netflix yung pulang araw. So, mukhang malaki ang binayad ng Netflix sa GMA para makuha nila yung rights dito, no? Grabe. At next ay meron na naman picture si Mommy Beth with Alden Richards nang bumisita siya sa set ng pulang araw. At sabi nga ng Tsaka Puso Renegade, abangan na natatangang pagganap ni Pop Princess Zeppanie sa upcoming historical drama series na pulang araw. Ay, I love this. I love Zeppanie. So, sana ano kayang role niya, no? At na-notice nga ni Chinita ito, kulot ikaw ba yan? Yan yung kulot dun sa maging sino ka man na laging nilalaro ni David yung hair. At ito nga, spoilers or behind the scenes video galing kay John Pinote ng pulang araw. Ayan si Alden Richards. At next naman ay darating si Barbie Forteza. Ayan. Napaka-sexy. Napaka-fubit niya si Barbie. So kung napansin nyo, napaka-perfect ng mga braso at legs ni Barbie. Yung ano ba, yung very feminine, walang ano, yung tamang-tama lang yung laman. Hindi siya sobrang payat. So she's so perfect talaga in person. Grabe guys. And ito na nga, another behind the scene. No? So yung June 4 daw, Tuesday, movie po lang, no, teleserye po lang araw, location Kalumpit, Bulacan. At makikita nga si Derek Monasterio at si Barbie Fuertesa. Mukhang si Derek ang magiging ka-love triangle ng Barda dito. I'm so excited for this. At next naman ay yung interview ng When in Manila kay Barbie Fuertesa at David Licaoco. Let's watch this. Reunited and feels good. Bumanta, reunited and it feels so good. Loko-lokong David. Kanta nga naman yun. At I really love the reaction of Barbie, diba? So, yung saya siya, no? Yung sagot ni David talaga naging joke. So, pati nga si David natawa doon sa sagot niya. Masaya dahil we get to work together in different genres, iba't ibang klase ng karakter, and I always see him in a different light. So, masaya. Yeah, you know what? Gaya na siya ni Bart, different type of hair, different part of age pa rin niya. Ngayon, siya ngayon, siya na rin ako.
eh, pero nandun pa rin yung, I think, hopefully nandun pa rin yung chemistry na gusto ng mga. You mentioned that you've seen each other in a new light ka. Ano ba yung new light na yan? Ano yung growth? Or parang may nagbago ba sa closeness ninyo, sa friendship ninyo? Siguro, the way we approach the characters, the way we create each characters na binibigay sa amin. Siguro yun. Kasi ako naman hindi ko naman siya tinatanong kung paano niya binubuo yung character. Nakikita ko na lang kung mag-eksena kami. And pag nag-eksena kami, parang naiintindihan ko na, ah, okay, so ganun pala niya ginawa. So, ganun. So dun ko matitimpla naman how I will approach his character as Adelina. Yes, I did study Japanese. Yun din ako pinaka-actually na-challenge dahil iba siya eh. Tsaka mas marami yung Japanese lines ko dito as compared to Maria Clara na we had the Spanish. So, that was definitely a challenge. And on top of that, yung acting din, I would say marami akong nagawa dito mga scenes na never ko pa nagagawa. Eh, hopefully, maganda yung kinalabas na. Oh, in fairness ha, magkalayo na yung upuan nila pero talagang si David ay yung arm niya talaga ay nilagay doon sa armrest ni Barbie para malapit sila sa isa't isa dito. Napansin ko lang naman guys. At dito naman sa Netflix trailer ay pinato naman ni Barbie yung kanya mga kamay sa tuhod at legs ni David Licauco. At next naman ay yung interview ng When in Manila kay Alden Richards. Let's watch this. Well, what I really appreciate about Barbie over the time na makakilala kami, and I've been working with her sa mga episodic projects lang. I think this is the first time that I was able to work with her for a full-time series. So, what I really commend about her is her dedication to the craft and how she makes herself better every project. So, ang dali kasi nun eh, as an actor, well, as dun sa aking process, mas madali for me na makagawa ng mga eksena with her kasi pareho kami, we both love the craft and at the same time parang hindi kami nahihirapan gawin yung mga eksena, light man or mabigat because of, you know, the relationship that we have on camera, on and off camera, and at the same time our level of comfort with each other when we make scenes. In fairness, ang cute na magkapatid ni Barbie tsaka ni Alden dito, grabe. Pwede rin sila love team actually. Balde, dati gusto ko yun guys. Laging mainit ulo. Hindi, joke lang. Hindi, ano ba? Well, basically, yung love for the people that matters to him. I think that's one of the common denominator namin. Tapos, at the same time, yung you fight what is right and just for you and for the people around you. I think that's one of the things na magkatulad kami. Pero ang hindi, malandi siya. Malandi si Eduardo. Laging mainit ang ulo. At saka, ano pa ba? Yun yung dalawang yun, basically. Yun yung dalawang attitudes niya na wala sa akin in real life. But I was able to, you know, channel that for, you know, to create the character of Eduardo. So, kaya mo bang sagutin ng 7-minute interview ng malalating? Kaya ko naman. Akin susubukan sa abot ng aking makakaya. Si Eduardo de la Cruz ay isang batang naulila ng kanyang ina dahil kaming dalawa ni Adelina dito na ginagampanan ni Barbie Fortesa ay magkapatid. At nilisan kami ng aming ina nung siya'y namatay dahil sa isang malubhang sakit. At simula nun, ako'y kilala kong aking amang wala kaming kahit anumang koneksyon o relasyon na mula nung ako'y bata pa lamang. So kaso, guys, pagkatapos ay si Eduardo ay isang matapang na tao. Pinaglalaban ang mga nararapat para sa kanyang kapatid, sa sarili at mga mahal sa buhay. At siya ang tumatayong tagapangalaga ng kanyang kapatid at mga kaibigan. Kaya napakalaki ng kanyang obligasyon sa mga tao sa kanyang paligid sapagkat isa siya sa mga inaasahan ng mga taong ito upang sila ay mabuhay sa araw-araw. At ngayon nga na dumating ang gera dito sa atin, noong taong 1944 ay
doon na nagsimula ang kalbaryo. Kalbaryo sa buhay ni Eduardo. At hanggang saan niya ba kayang ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay? At hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas? Grabe yung Pinos talaga yun. Kala niyo ha? Kala niyo ba gawin ha? Galing. O in fairness ha, pag ano, yung pormahan ni Alden Richards ngayon, parang nakikita ko yung kay Gilbert Blythe, yung Anwid Aquino, parehong gwapo. At yung mga pormahan ganun. Pero hindi nagsususpenders si Gilbert Blythe dito. At, and lastly, yung interview ni Don Sermino kay John Woo. Let's watch that. Anong role niya? Kuno drama ka, nani role this ka? Pero siya ang father ng bida, ni David Dicao. Ito, naka, minna de otosang gamitayas. Minna no otosang gamitayas ka. Minna no otosang? Ano, kuno drama ga, boss de nang kami. Otosang mitayto ka. Ah, yes, その, shujinko, no, leading no, buka otosang ya. Father din daw siya talaga. Ni David. Papa. Pero kumusta ang experience niya with David? Kasi si David ang isa sa pinakasikat na artista sa Pilipinas ngayon. De David to issue ni shooting ka tara do desu ka David? To. Yeah. Kare wa sugoi majime na shito da. Sobrang ano po parang yung trabaho niya talagang focus. Nasa nara ba, wakaranai yung mo isshoukenmei benkyou shite oboe you to suru shi. Hindi daw niya alam yung Japanese pero nag-aaral siya ng Japanese para lang makaintindihan sila. De itsu mo shooting janai toki mo atama no naka de renshu shite ru. Pag nag-ano na daw po sa shooting, nagre-recall na po lahat ng mga pinag-aaralan niya. Dakara kare wa sugoku professional na iya ta. Magaling na actor daw, mga professional daw po talaga. At yun nga po rin puri naman si John Woo sa pag-aaral ng Japanese ni David Licalco. And guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!